Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Congratulations, natapos mo na ang buwan ng Setyembre. Talagang sa pagharap sa bawat araw, kailangan mo lamang ng tatag ng kalooban at kahandaan sa anumang panahon. At kapag napag-uusapan ang preparasyon, kung ano man ang plano mong gawin ngayong weekend, mahalagang nakaayon yan sa ating weather condition. Mula rito sa Pag-asa, ako si Eunice Suntayas. Live nyo ding napapanood sa Facebook page ng Panahon TV ngayong goodbye September 2017. Para sa mga early risers kagaya ng Taho at Suman vendors, pagbutihin po natin ang paglalako dahil maagang sumikat si Haring Araw kaninang 5:46 at asahan naman itong lulubog 5:46 mamayang hapon. Samantala, kahapon, dalawang low pressure areas ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Para sa detalye nito, live kumakapanayam ngayon si Pag-asa Weather Forecaster Samuel Duran. Magandang umaga sa iyo, Sam. I-update mo naman kami dito. Ano bang nangyari dun sa dalawang LPA na ating binabantayan? Magandang umaga, Eunice, at sa lahat ng ating taga-subaybay. So sa ngayon, isa na lamang pong low pressure area ang binabantayan natin. Yung low pressure area na nandito sa east ng Luzon ay nalusaw na po kagabi. So ito naman pong low pressure area ay tinatayang nasa layong 250 kilometers east-northeast po ito ng Giwan, Eastern Samar. At ito po ay nakapaloob sa tinatawag nating intertropical convergence zone na nakakaapekto naman sa malaking parte po ng ating bansa. Yung isang low pressure area po na nasa bahagi ng Aurora kahapon ay tuluyan nang nag-dissipate o nalusaw, samantala yung isang LPA naman nasa bahagi ng Eastern Samar ay patuloy na umiira dito sa ating bansa. Kaya naman, Sam, na itanong to ng isa sa mga Panahon TV follower na si Cara Franza. Tinatanong niya kung itong isang bagyo ba o yung low pressure area ay posible nga bang ma-develop sa pagiging isang bagyo. Maraming salamat sa tanong mo, Ms. Cara. So itong low pressure area na binabantayan natin sa ngayon ay mababa na ang tsansa na maging ganap na bagyo dahil malapit na siya sa kalupaan. Ngunit patuloy pa rin itong magbibigay ng mga pag-ulan dahil nakapaloob to sa tinatawag nating intertropical convergence zone. At kung titignan nga rin natin yung ating satellite imagery, makikita natin, no, malaki ang halos na idudulot ng mga pag-ulan itong low pressure area na kasama ng ITCC. At Sam, karagdagang kaalaman to para sa ating mga televiewers na rin. Paano nga ba nabubuo ang isang sama ng panahon dito sa tinatawag nating intertropical convergence zone? Pakipaliwanag naman ito. So yung intertropical convergence zone, ito yung area na kung saan nagmi-meet yung dalawang uri ng air masses o hangin. So dahil dyan sa area na yan, na nagkakaroon tayo ng convection or convergence, na yan din ay source ng moisture. So yan din yung isang part ng pagkakaroon ng low pressure area o bagyo. And then dahil nga sa hangin, kakaroon din ito ng lower vorticity o kung saan yung surface vorticity ng kung saan nagbubuo yung mga low pressure area at mababa rin yung wind shear. So yung dalawang factor na yan ay malaki na yung naiko-contribute para magkaroon tayo ng low pressure area at ng bagyo. At ito pa, Sam, dalawang weather systems sinababanggit natin ngayong araw na umiiral sa ating bansa. Ano nga ba yung aasahan ng ating mga kababayan na naaapektuhan itong low pressure area pati na rin ng intertropical convergence zone base sa forecast ng Pag-asa? So sa ngayon, halos malaking parte ng ating bansa magkakaroon ng pag-ulan. So dito sa Kamaynilaan, gayon din po ang Calabarzon, ang Mimaropa, Bicol Region, pati na rin po ang buong Visayas, gayon din po ang Northern Mindanao, ang Caraga Region, Zamboanga Peninsula, ang ARMM,
ay halos magkakaroon po ng mga pag-ulan dahil nga po sa combined effect ng LPA at ng intertropical convergence zone. Samantala, ang nalalabing bahagi naman po ng bansa, isolated rain showers or thunderstorms pa rin ang aasahan natin. Malaking bahagi ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan at mga pagkidlat at pagkulo. Kaya wag na wag niyong kakalimutan ang pagdadala ng payong. Mag-ingat na rin kayo habang nagmamaneho sa basang kalsada dahil usually malaking bahagi o malaki yung chances na magkaroon ng road accidents. At pati na rin patuloy kayong umantabay dito sa Panahon TV para sa mga weather updates na nilalabas ng Pag-asa. And last question na to nitong buwan ng Setyembre, medyo malaking bahagi nitong buwan na to ay nakaranas tayo ng maulang panahon dahil nga dun sa pag-iral ng mga low pressure areas. Asahan ba natin na bukas, araw ng Oktubre, ay mas magiging maulan? So, sa ngayon, ngayong September, nagkaroon tayo ng halos sa 4 na bagyo, no? So, talagang nagkaroon tayo ng mga pag-ulan. So, ngayong Oktubre, inaasahan natin ito po ay transition period na at para maging northeast monsoon. At inaasahan din natin na halos sa 2 bagyo. So most likely hindi na ganoon kaulan compared nung ngayong September. So yun po yung mga inaasahan natin. Ngunit magkakaroon pa rin tayo ng mga bagyo. So asahan pa rin natin yung mga pag-ulan. Saan patuloy nating aantabayana ng mga pagbabago sa lagay ng ating panahon. At maraming salamat sa iyong binahaging impormasyon kaugnay nito. Samantala, susunod sa Panahon TV. Planetang Saturn muling pag-aaralan. Yan at iba pa sa aming pagbabalik. Ang low pressure area o LPA ay kadalasang pinagmumulan ng isang bagyo. Malaki ang tsansang mabuo ang isang LPA kung hindi bumababa sa 27 degrees Celsius ang temperatura sa dagat. Nabubuo ito kapag ang hangin sa ibabaw ng dagat ay nainitan. Unti-unti itong umaakyat sa atmosphere na nagbubuo ng mga ulap. Kapag mabilis ang ikot ng LPA sa himpapawid, ito ay nagiging bagyo. Lalo pa itong lumalakas kapag dumarami ang naiipong mainit na hangin sa dagat. Dapat mag-ingat ang mga residente sa lugar na maaapektuhan ng LPA dahil sa mula mahina hanggang sa malakas na pag-ulan kasabay ng kidlat at kulog. Reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS. Thank you.